So may magchat sa akin guys, ganito si Jay Briones, paano sumali sa club niyo boss? Tapos chat ko, the reason tinatanong ko yun guys, kasi ginawa ko yun, two things, dalawang purpose nun. Una, para ma-explain yung mga ano yung subi, para sa mga newbies, kasi hindi nila alam yun. And, mape-penalty sila kapag nagsubi. And then, laging sasabihin, okay, sinabihan mo na ba yung player mo? So, paulit-ulit ko yung sasabihin sa mga new players, kaya ginawa ko yung video, para okay, panorin nyo to. Ngayon, kapag nagsubi kayo, hindi nyo pwedeng sabihin na, hindi ko alam. Right? Pangalawa, in-explain ko doon na sa club na to, Desert Warriors, ang requirement nila, kailangan mag-CI or video call. Ayoko mag-video call all the time, guys. Mas okay mag-CI na lang. Bigay ko sa inyo yung GCash number. Tapos, okay. Send kayo, tapos pa-approve ko sa management. I understand, may mga players na gusto, add muna ako sa GC, silip muna ganyan bago mag-CI. Pero 100 lang naman kasi yun yung require ng club. Kumbaga, formality lang yun. Right? Kung nagwo-worry kayo na mga scam, 100. Guys, kung nanonood kayo sa vlog, nakikita nyo yung mga ginapin ang gagawa ko. Pang bluff lang yung 100. Well, hindi pa nga pwede pang bluff yung 100. Diba? Mga 200, 300. Diba? Pang diyas lang yan sa mga players ko. Nagdi-diyas mga players ko every 2 hours yata 100. So, hindi ko kayo i-scam ng 100. May risk. Pero sa akin, risk din. Kasi, again, kung napapanood nyo yung laro ko, 7 minutes, 30 minutes, nanalo na tatalo na ako ng malaking halaga. So, kung uubusin ko yung 30 minutes pag-i-entertain sa mga tanong nyo, mayroong loss. Mayroong tinatawag na opportunity loss. Kasi yung oras na yan na inuubos kong pag-explain sa inyo, boss, mag-cash in ka na ba? Tapos siyempre maraming tanong, di ba? Ganito ganyan, marami pang players, anong mga table, ano. Kahit palagay mo na lang mga 20 minutes or 30 minutes yan bago actually mag-cash in. Kapag 10 beses mo yung ginawa guys, 10 players ang in-entertain ko na spend ako ng ganung oras, that's 5 hours of my life. Gets nyo yun? So kung mag-chat kayo sa akin, gusto nyo sumali sa club, ready na kayo mag-cash in. Hindi na mahabang usapan kasi again, meron ako tinatawag na 1,000x na rule. Yung mga bagay, maliliit na bagay na nasasayang yung oras, kahit 15 minutes, 10 minutes, pag paulit-ulit mo yung ginagawa, 1,000 times, napakalaking time yun. Right? So, okay, ganun. Chat nyo ako pag ready na kayong maglaro, ha? Yung ready na kayong mag-cash in. Sometimes, may mag-join sa Facebook group, yung Pinoy Poker Online. So, mag-a-apply sila, so, i-message ko siya. Sometimes magre-reply sila sa akin. Sometimes ganito yung makikita ko. This account can't receive your message because they don't allow new messages request from anyone. So ang tanong, ano ka maka-join sa group? Meron namang ganito. Subscribe ka sa vlog sir, sali ka ganyan. How much po cash ang kailangan? So sabi ko, yung lalaroin nyo lang. Saan club ka naglaro dati? Itong SCO PH po ako sari dati. Okay. Pero tanong ako, magandang CI mo, poker yung lalaroin mo. Tapos hindi nag-reply, kagabi to. Sasabi ko, kanina umaga, sali ka ba sa club natin? Sabi, dami-dami mo tanong, alam mo, hanap ko lang naman ay big time yung makalaro. Okay na, may nasalihan ako. Sasabi ko, good luck. May attitude. Hindi pwede sa akin ma-attitude yung player, guys. Kasi ma-attitude na ako dati. So, dapat sa partnership, isa lang yung may attitude. Pag attitude kayong pareho, hindi mag-work. So, dapat ako lang ang may attitude. Sometimes naman, may nag-apply na ganito. Uy, sexy. Ganda. Tapos, pa-join sa club, nakasubscribe na ako. Ito, IB. Okay? Saan ka nang lalaro? Hindi pa daw siya naka-join. Pero lagi siya nanonood ng vlog. Naka-join na siya sa club. Pa-accept na lang po. Pa-add sa GC.
Alam niyo naman yung attitude ko about GC, di ba? Kapag GC agad yung hinahanap, suspect. Anyway, paano makapag-CI sa akin or sa assistant ko? Pakita lang po sa club, naka-join na po ako itong ID ko. Teka, anong club sinalian mo? Sabi ko, anong club ID? Petro Club po. Dami kong tawa nito. Totoo ba? Eh, wala nang metro ngayon. Tingnan natin, silipin natin ha. So, ito na ngayon ang Metro Club. Tingnan nyo yung ID, 555-950. Be right back. Meron pa ako 618 pesos sa chips na hindi ko na-cash out. Hindi ko alam kung may credit pa to dati. Ibig ko sabihin yung chips sa bangko ng account na pwedeng i-transfer sa ibang player. Kasi agent ako dito, admin ako dito dati. So, wala nang Metro. Ano na ngayon? Desert Warriors. Ito na ngayon yung ID ng Desert Warriors, 439959. Pero may rule dito, kapag pumasok ka sa club, may kausap ang agent, yan ang yung magiging agent mo for good. So hindi na makakalipat. So kung gusto nyo sumali dito, chat nyo muna ako. Itong katrasto ko si Pokemon, nag-fold sa 200 kasi mahal. Sabi ko, yabang ng picture mo, daming pera tapos namahalan sa 200. Ayan, tapatan natin yung pera niya para masabi niyang mahal kapag inuli natin. Pero mas gusto ko dito mga po sa kay Spikitik kasi merong FU dito si Bisaya at ito si Dahong Laurel Panalo, pero hindi ko pa napanood yung laro niya. I would assume na legit. Kasi usually yung mga legit yun naman ang laging nananalo. Sabi ko nga dun sa ano, ay kaya lang mga papapalitan to, ayan lang nga naman i-upload itong Ace-10. Well, I have to let go of that Spreekitik. Wala na, meron na nakaupo na iba. Kamaya na lang. So, mahal. So, anong dapat kong gawin? Call ko lang yung Ace-10. Raise talaga. Ang daming mag-call. Naku. Mid-caller. Mahal. Ah, shit. Sayang. Lumabas yung 10. Kaya lang nag-trio pa. Ayun ang mahal. 500. 50-50 naman yun. Di naman akong sisisi kasi 2 over cards versus pocket pair, 50-50 naman yun. Kahit na 100 times na ganun mag-all-in, 50-50. Ganyan. Huwag natin masyadong ipamahal kasi nalilimit yung range. Ang ibig sabihin na nalilimit yung range ng kalaban is kapag pinalaki mo yung, hindi ko tumakol pocket pair. Pakatala ko sa coin flip, which is yung 50-50. Mid. Sino ba to? Ay, walang pangalan. Di ba panalo to kanina? Pag-check ko. Ayoko sumugal, guys. 1,200. Mas gugustuhin kong ganyan kapag mag-all in. Na ako na yung buo. Like, pocket king, pocket A. Pocket king kasi, ang lalamang lang dyan is pocket A, di ba? Pocket queen, pocket queen, lalamangan ka ng pocket A at pocket king. Pero almost all na mga pocket pairs is lamang ka. And that's the reason na hindi ko yun inolin kasi ace queen lang, di pa pair. Possible pantalunin sa ace king. I mean, lamang ang ace king. Not necessarily matatalo, pero lamang yung ace king. Tatalunin ko lang or lalamang na ako sa ace 10, ace jack. And I don't think i-olin naman niya ng 1,200 yung mga ace jack. So most likely pocket pair. Ilalagay ko pa siya na pwedeng pocket 10, pocket jack. In that scenario, kung pocket jack siya, 50-50. Pero again, coin flip kasi.
ayoko nag yung coin na 50-50 two over cards halimbawa pocket jack siya versus pocket pair, so masyadong malaki yung sugal. Alam nyo yun, yung 50-50 or maybe kung pocket pair siya mga 48-52. 48% ang chance mong manalo, 52% ang chance mong matalo. So napakalaki ng chance na matalo. It's a prank. Kung walang ibang mag ano, sige kulin natin. Limbawa ace king ace queen yan, 50-50 yan. Pero kung pocket pair kasi siya, lamang na siya. Ganyan, 50-50. Lapas agad yung ano, alas. Ibig sabihin, 10 all in. 5 beses matatalo siya, 5 beses mananalo siya. Average. Pero at least 200 lang, hindi na masyadong masakit. Grabe, malakasan yung mga all-in nila. Ayun! Patay, late na ang chance na manalo yung Bisaya. Pag ganyan, kasi alas na lang yung out niya eh. One card. Ako hindi pa ako nabibigyan ng magandang hand. Fold muna. Ito, laki ng panalo. Di pa naman na nagbabago. Sayang, wala nang ano. Layo na manalo yan. So yun sabi ko na pinaka-sure na paraan na manalo. Simple lang, yung mas maging tight ka, mas legit yung mga hands na ilalaban mo. Ito yung itong ginagawa ni Dahong Laurel. Fold lang siya ng fold. Hindi siya nagre-raise. Inabangan niya lang siguro yung mga nag-i-straight talaga. So ganito, hindi na ako mag-raise kasi ako yung first to act. Although, pwede ko namang i-represent na meron akong pair. Pero 60 lang kasi ni-raise ko. So, hindi sila maniniwala. Mas may lamang pa sila sa range. Kasi nag-call lang sila. Pwede nag-call yung mga small hands dyan. Like, ace 4. Mga ganon. Straight na yung 4 at saka yung 8. Ay, hindi, no. 3, 4, 5. 3, 4. 4 lang talagang straight. Ay, nako. 2 pairs. Try natin bayaran para makita yung card niya. Ayan, 4. Straight both sides. Up and down. Lumabas pang queen, no? Pang paano? Pang temptation. So, nag-raise si Mikel. Raise natin ng malaki para alis na sila lahat. So, unless pocket pair siya, 50-50 kami, kung pocket pair siya. Kung mga ace queen naman, dominated siya. Pero may big stack pa rin siya eh. So kahit na mga ace queen niya, pag lumabas yung queen, talo pa rin ako. So nag-iisip siya ngayon. Okay. So lagay natin na meron siyang pocket pair. Aces. Sige, check na natin. Pwede siya tumama. May pair siya na mas mababa kaysa queen. Maghihintay siya ng raise. Ako na yung mag-raise para sa'yo. So unpair din siya malamang. O kaya pocket pair like king 10. So natakot siya sa queen. Tui. Papalaban tayo pag si ano Garrett, FU yung kalaban. Ay, alam nga na ma-fold mo yung ace queen. So, pag tumama siya dito, mag-raise naman siya. Range pa niya yung mga 9. Mahilig siya mag-raise ng mga, sige, 300. Yung mga random cards. So, pag tumama siya sa 9, lagot ako doon. Buti nag-fold. Small blind. 12. Ang dikit naman ng raises. Ha, I'm curious to know. Ano nire-raise ni Dahong? So, i-call ko siya.
not para labanan na, kundi para lang makita ko yung ano yung nire-raise niya. Tapos sa late na raise 12. Okay. So, flash draw with a heart. Nag-aabang ba siya? Hindi kasi siya nakakalaro kanina. So, abang nga siya. Okay. Tight naman siya eh. So, fold tayo. Kung chine ko yun, mag-raise pa din siya, mag-fold din ako. No? Hindi ko nakita yung hand niya. Sayang. Ay, fold na yan. Eto maganda kasi may nag-raise si Lancy ng 200. O, yun, nag-call si Dahong. So, at least chance ko itong makita ano yung cards na ilalaban niya or kinocall niya. So, lahat sila nag-aabang or mga wala silang tama. Pero dahil sa abot sa showdown, makikita natin yung cards. Bakit ko? Hindi nag-raise sobrang tight. Kita niya guys, hindi nag-raise sa flop, hindi nag-raise sa turn, wala lang. Ganun siya ka-tight. So, alam na. Ito, nag-raise ako ng konti sa A6. So, one person na lang natitira before me. Hindi ako nasa dealer button. So, lahat sila nag-check lang, kaya ako nag-raise. Talo ako sa kicker. So, that's the problem, di ba? Hindi ako dealer button, meron pang isa to act. Kung ako sana sa dealer button, alam ko hindi sila lahat tumama. So, yun na, isang person to worry about, which is the one before me. Nagkataon na meron nga siyang tama. Ito, interested ako sa 8-9 kasi suited connectors. Kaya lang big blind ako. So, gagawin ko yung play, which is to try and steal. Kung mag-fold sila. Kaya lang may nag-call. And of course, si Garrett, nalilita naman yan sa ganyang amount. Check lang. Miss Hi Hi. So, ano siya dyan? Queen, straight na, or flush draw? Fold na ako. Si Garrett ang flush draw. Ay, hindi na pwedeng i-call. Fold na. Although, tumama, no? Oh, 3U pa. Sayang. Mag-bluff. Sabi na eh, mag-raise eh, all in. King Jack lang. Queen King. Uy! Talo ako sa King. Buti na lang naka-fold. Safe! Uy! Nag-edit ako guys. So, hindi ko nasilip. Tapos nakita ko naka-all in na. Ay, may pocket 8 naman ako. Ah, 50-50. Okay, wag na. Wag na. Okay, good. Good, thanks. Ah, fold ulit. Bluetooth ko. Nanonood ako nung video nung Pagong. Pagong ba tawag doon? Yung sobrang laki. Yung sa may Galapagos Island. Well, I guess Pagong. Ay, nako. Nag-all in naman agad sa fold na. Pinapanood ko yung Pagong, guys, kasi gusto kong i-consider kung gawin kong example. Kung ang poker ba ay katulad ng sprint o kaya grind. So, obviously, kung mga sprint, yung mga mabibilis tumakbo tulad ng mga wolf, rabbit, ganyan. And then, merong Pagong. Example talaga ng grind na wala lang, take it slow, hindi nagmamadali, fold lang ng fold, ganyan. I think, kung papapiliin between Pagong as a grinder or yung two pairs agad. Dead na dead yung pocket 6. All in ka pa. Grabe, nakakall naman yung 10-2. Tatag natin siyang caller. Nag-call ng all-in. Grabe. Uy, 3-2. Interesting. Kaya lang blind naman ako. Uy, maliit ang raise. Nako. Good. Sasabihin ko sana ang good price. Biglang hindi. Ay, nako.
na lamang sa talo. Ayan, 50-50 ulit. Ah, quads. Dead na dead. Hindi mo lang naparisan yung jack sa king. Oh, all-in ka pa ulit. Ito ba yung nag-all-in kanina? Ah, oh. Eh di lalong lumaki yung talo niya. 4-5. Dati ano to eh, napaka-tight. Pero, I guess tilt. Kaya mag-iingat kayo sa tilt, guys. King, queen, pwede mo namang i-call. Pero kung nakita niya sanang flop na hindi na parisan yung king or queen, or king jack ba yun, hindi na siya maka-call, diba? Siya pa yung nag-all-in. Lalo na kung nakita niya yung dalawang, ano, six. Pero, yeah, I think doon din papunta yun. Halimbawa, lumabas yung isang 6, tapos siyempre si ito si Don Michael, alam niya ano, tumama na siya. Magko-call pa rin yun si Bisaya, maghihintay ng straight draw, di ba? So I guess doon din niya papunta, pero sana nabigyan siya ng chance na maka-fold. Okay, so I don't think meron siyang jack. Nagalanganin siya. Pero, I don't know kung meron siyang alas. Maybe ace 10. Ay, nako. Hirap. Babayaran ko na lang, guys. 900 na kasi sa loob. Yun, no? Eh, 200 to call. May 900 na. So, i-call ko na. Tsaka, maliit yung raise niya. Mapapansin nyo kasi yun. Kung halimbawa, jack. Halimbawa, raise siya nang walang tama sa 10, right? Tapos, lumabas yung jack. Hindi siya magre-raise ng mga 100 plus lang. So, yun yung basis ko doon, nabasa ko na, ay, wala siyang jack. So, tama lang na i-call. Kasi kung halimbawa nag-raise ako doon, at wala siyang alas or jack, mag-fold na din. So, wala akong mapapala, right? Samantala kung meron siyang tama doon na jack or alas, talo ako. Malalagdagan pa yung talo ko kaysa sa kinol ko na 200 plus. Ito, delikadong ace 10 kasi ang daming nag-call. Ay, nako, 900. Fo-fold ko to. 900, laki. Times 10. Maybe si Don. Sayang, sabi niya, oh, 100, may 400 pa sa amin. Ay, ganun. Pero tatalo pa rin ako sa kanya. Pero A7 versus A10. Kung ano kung A7 siya, i-hulin ko na yun. Maybe. Good fold. Ubus. Ubus si Don. Ito yung malaking fan ni, ano ito eh, fan ni Garrett. Laging pinupuna si Garrett pag naupo. So may talo pa ako, guys, actually. Pero 500 na lang. Uy, 2 pair sana ako, no? Yung sasabi ko sa kanya. Kasi kanina umaga, nanalo siya. Mga 2,000, tapos biglang huminto. Diaz daw, tapos hindi na siya naupo. Manunod na lang daw siya. So, sabi ko, ngayon, talo siya, hindi na siya makahinto. Which is baligtad. Sabi ko, dapat nagbababad ka kung winning ka. Eh, ngayon, laki ng talo niya. Siya na, 4-5. Sabi nga ni Garrett, nalampas na daw siya ni Bisaya. Kasi, malaking talo ni Garrett, 3-5. Interesting. Possible na 2 pairs, possible na straight. So, talo na yung na-entry ko. Ito naman kasi, guys, mga 2 pairs na low cards, madalas setup yan eh. Kasi halimbawa merong may mga ace 10, tapos mag ano din yung ano. So, ayan o, very clear na example. Top pair siya sa 10. Gagawin ko sana ace 10 para mag 2 pair yung ace 10, naging ace yun, naging 2 pair siya. Pero yun, jack 10. So nag 2 pair. So napaka malinaw na, or very common na trap ni Dader yan, mag 2 pairs ka pero mababa. Madalas ito 2 pairs niya din yung kalaban mo. Top pair lang siya ha, pero pag river naging 2 pairs na. So talo pa ako dito, guys, 583. May raise ako kanina na 99, tapos nag all in si Elaine yung ace 10 ako. So other than that, siguro mga, kung hindi ako na ganun, mga 400 plus lang to. Pero ayun, meron pang 7 minutes. Try nating, kasi re-record ko na yung last 7 minutes. Tingnan natin kung manalo ako. Uy, flash. Pero pinakamababang flash. So, meron tatlong players. Possible na walang may clubs. Pero usually, average, meron talaga may clubs niyan eh. You know?
Halimbawa, di ba, apat yung suits. Tapos may two cards sila. So, kahit dalawa lang ang players, possible na mayroon isang clubs. On the average. Ay, wala. Pangit ng card. Pang bluff ko ba to? Dahil ako yung big blind. Ako yung last to act pre-flop. Eh, may nag-raise. So, hindi ko na yan i-call. Ito lang, maybe kung mag-flush. Chance ko na ba to? Last 5 minutes. Ah, mahal naman ng ni-raise. Hindi tayo makasirit. Bahala na sila dyan. Nako, si Elaine, color pa. Usually mag-fold naman yan eh. Pero pag nag-call yan kasi, dahil medyo newbie nga, mas halata. Top pair talaga, i-call yan. So, hindi na point test na na-bluff pa ni Garrett yun. Kasi mag-call talaga. Wala pang nangyayari. Wala pang chance. So, dapat ko i-call yung mga 7-5, hoping na mag-straight. Sirang 6 pesos lang. Sino nagpapa-shoutout? Hindi naman kita kilala. At hindi kita player. Ay, vlogger yarn. Was vlogger. Ay, nako. Oh. Pinapanood ko lagi video mo. Ayan. Success. Makikita mo yung chat mo. Sa itasali ko na lang to. Init ulo namin baba. Taas. Sino? So, kailangan ko na 3, 4, 5. Kailangan ko na 6, right? Parang wala silang mga alas. At, ang problema, buti na lang wala si Garrett. Kasi kung nandito si Garrett, alam niya wala akong alas. Right? So, anong magkakol dyan? 4? I hope walang pocket 3. Tapos, nakacheck na silang lahat. Ito problema kasi napaka-neat, napaka-tight. Right? So, meron kaya siyang A6? Sana nilakihan ko pala yun mag-call. Sayang. Hindi delikado may A6, pocket 3. Full house, pocket 3. I think. Oh, any pocket pair doon na nag-set. Full house. Ayan, mapapanood mo yun. Chat mo. Kasi nasali yung straight. Last 2 minutes. 1 minute 20 seconds. So wala na. Last deal na to. Ha! Magre-raise pa. 6 pesos. Ah, yun. Nakita mo yung hanap mo. Manood na lang ako. Audience. Audience tayo, guys. 4-2, hindi makakol yan. Tapos, ace at 5, no? Yung susunod. Wala. Bluff na. Sino mauna mag-bluff? Panalo. Tada! Ayan, bluff. Siya yung panalo. Kasi mag-fold na yun kung wala siyang 9. Eh, nako, si Garrett pa. Dapat inunahan nyo na eh. Kaya lang di rin matitinig si Garrett. Kapag nag-raise si Lord Van, tapos tingin ni Garrett, wala siyang tama. Magre-raise yun. Papafold niya talaga. Susubukan ka talaga. Kaya mahirap pumasok sa pot or ma-involve sa pot na magagaling yung kalaban. Kasi una, kapag legit siya at kinol mo, masasaktan ka. Kapag hindi siya legit, ititest ka niya lagi. I-raise ka niya kahit hindi siya tumama. At kung nag-fold ka ng mag-fold, nagbabayad ka lang, di ba? Di ba, i-raise siya ng 150. Tapos, good cards ka, king, queen, hindi na parisan. Pag flop, i-raise ka niya ulit ng mga 200. So, magbabayad ka para baka lumabas yung ace or king, right? Or something like that, mga king, queen. Pag ni-raise ka ng malaki, mga 1-2, fold ka na. Nagbigay ka lang ng 150 plus 200. Ngayon, kung fold ka ng fold, kuha siya ng kuha sa'yo ng chips.
darating yung point na mainis ka eh. Gusto mo siyang i-challenge. Gusto mo silipin yung card niya kung legit ba. Kapag nagre-raise ka, fold siya. Pero kapag nagkataon na yung nire-raise mo siya or kinol mo yung raise niya na legit, masasaklan ka ulit. Back to first scenario. So, hindi ko na sasabihin ko na dapat yung gawin. Kasi magagalit yung player ko. Ba't ko sinasabi yung paraan paano sila matalo. So anyway, I hope nag-enjoy kayo kahit konti. Thanks!